worship the Lord. Can we give God a big clap? Hallelujah! Come on, requesting everyone to please stand. Batiin mo naman yung katabi mo. Sabi mo, magandang umaga. Come on, let's share that wonderful smile. Come on, are you ready to praise a living God? Hallelujah! Sa pag-ibig mo, kaya nararapat lamang na ikay purihin at sambahin. Lord, we just want to worship your name, Father. Jesus is our King. Jesus is the only name that we will worship, that we will praise. Lord, we lift your name high, Jesus. Hear these praises from our hearts, God. Come on, your church, let us sing this. And I'm forgiven. Because you were forsaken, and I'm accepted, you were content, and I'm alive and well, your spirit is within me. Because you died and rose again, sing, I'm forgiven.
we sing that He is our King. Father, we continue to worship You in this place, O God. Lord, this morning we declare, O Lord, that You, Jesus, is all we need. Lord, we declare that, Jesus, we need You in our lives. Lord, we worship You, Jesus. We worship You. Carry it into the light.
Remember love.
Sino sa inyo nandito kayo because you want to give God the highest of your praises? Amen. We are here to give God our highest adoration, highest praises. Amen. Amen. Let's pray. Father, we need you. We need you, God. You became man and you died on the cross because we need salvation, Father. And today we need, Lord, to praise you, to surrender our lives to you, to experience, Lord, your presence in our lives. Lord, this morning I pray that you will minister to every heart today. Lord, ikaw, Lord, you know every condition of the heart. Hibalo ka, Lord, sa among mga problema. And we come here, Lord, to praise you, to worship you, and to surrender, Lord, every situation we have, God, today. Father, thank you for the truth, Lord, that we have received from you in the past 2 months sa aming series, Lord, that you are Jehovah Shammah, you are Jehovah Jireh, you are Jehovah Rapha, you are Jehovah, Lord, our healer, our sanctifier, and because, Lord, you love us, Father, you are our victory, O God. Lord, let this truth about who you are minister to every heart today. And once again, Lord, in our new series, that we will understand the 7 words of victory that you have mentioned at the cross. Father, I declare that every heart will have a revelation, Lord, of how much you love us and why you have to die for us, Father. Lord, embrace, Lord, everyone present here today. And Lord, bless our first-timers that we have invited today. Lord, you touch their hearts and their lives will never be the same again, Father. Lord, we give all the praises to you. We give all the thanksgiving to you because you are our good, good Father. We love you, O God. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin si Lord. And let's take our seats. Welcome sa mga new friends, sa mga ngayon lang naka-join sa ating service. No, can you raise your hands para malaman namin na meron kaming mga new friends? Meron ba dyan sa taas? Dito sa gitna, meron ba? Ah, wow, welcome, dalawang kamay. No, you are welcome here. Dito naman sa side, meron din, tatlo, apat, no? Apat. Okay. Then, sa ground floor, kinsa mga first-timers diri? Yeah, diri sa tunga, na ba? Diri nga ro. Hala, nga itong mga first-timers, ah, di isa diri, no? Welcome, welcome, tatan, ay na po diri. No, 1, 2. Okay, kay nakog ang tanan nga first-timer, nagsaka sa taas. Welcome mong tanan. God knows that you are here. At hibalo si Lord sa condition sa inyo ang mga kinabuhi. No? So excited na bata, maminaw sa word ni Lord, karong adlawa. So let's welcome Pastora Joy Sevilla to give us the word. Palakpakan natin si Lord once again. Blessed Sunday, everyone. Blessed Sunday. It's the first Sunday of March. And sabi nga ni Bishop Joel kanina, today we are starting a new series. Excited ba kayo? By the way, before I forget, no, on behalf of the CCFI family, headed by our senior pastor, Bishop Joel, and Pastora Julnes Humalo na nandun po ngayon sa Manila with some of our women leaders. Nag-attend po sila ng Women's Conference, but I believe pabalik na sila ngayon. Today ang flight nila pabalik ng Jensen. We welcome everyone sa 10 a.m. service natin. Palapakan natin si Lord. Especially those who have come here for the first time. Kung ang katabi mo first time, sabihan mo siya, tapad gihapon ta next Sunday ha. Ing na siya. Balik next Sunday ha. Tapos sa pikas, ing na po siya. Ang imong katapad, wa ko na pull-an sa imong naong. Tapad gyapon ta next Sunday.
Okay, for the past 2 months, naintindihan natin, nalaman natin, mas lumalim ang pagkakaintindi natin about sa covenant names ng ating Panginoon. And we are so blessed. We are so blessed sa series natin na yon. Agree ba kayo? Grabe no, we are so blessed, nalaman natin yung iba't ibang covenant names ng Panginoon. If there is one thing we should know more deeply, it is knowing and understanding our Lord better. So this month, our series for this month is something that will remind us about what Jesus said when he was hanging on the cross. Nung nasa cross po siya, meron siyang sinabi. Meron po siyang mga sinabi before he breathed his last. And we believe, we agree that the words of a departing person, of a dying person, are important. Dili lang para sa iya ha. Hindi lang po para sa taong mamamatay, pero pati na rin po sa taong maiiwan. Tama po ba? We consider the last words of a dying person to be the truest, to be the sincerest content of his heart. Sino po ba dito ang nakapanood ng movie na may dying scene? Sino? No? Sa setting ng sa Filipino setting, sa Filipino movie ang dami pong mga ganun. No, for example, yung may mga may bida, may kontrabida, tapos na baril yung friend ng bida, tapos sabihin ng bida, sino? Sino may gawa nito sa iyo? Sabihin mo sino? Tapos uyugon pag yun. No, himat yun no, nagari uyugon. Sino? Sinong gumawa sa iyo nito? Tapos aingon pod sa himalat yun, si patay. No? Ano dahil ta, siya nga, oy! Wala yun diyan na sulti, isa lang ka pangalan, sayang ka ayo, wala pa yun diyan na sulti. No? Pero naaman to'y director. No? Na to'y director, mauto ang sugo sa director. But anyway, what I'm trying to say is the words, no, of a, we pay attention to the words of a dying person. Nga naman, kay ang himalat yun, dili na na siya nag-joke-joke. Wa na siya nag-joke-joke. Wa na'y panahon sa iya nga mag-joke-joke pa siya. Or hindi na niya gustong magpaligoy-ligoy pa. Okay? So when Jesus was hanging on the cross, hindi lang po isang salita ang sinabi niya. Hindi lang isang salita, but 7. Inay mo katapad, 7. 7, no? Despite sa kanyang paghihirap, despite sa sakit ng katawan niya, sa hapdi ng mga sugat niya, marami siyang sugat sa likod, sa katawan, dito, sa paa, may tusok pa siya dito, may crown of thorns pa, despite sa dugo na tumutulo sa kanyang buong katawan, sa hirap ng paghinga niya, he managed to say those 7 words. 7 last words. Sinatawag po natin yun na 7 last words of Jesus. But we want to consider those as his 7 words of victory. Amen ba? 7 words of victory. Gihuman yun niya ang 7. Dili lang 3, dili lang 5. Gihuman yun niya ang 7. Bisan naglisod siya. And we know number 7 represents completion. At iisa-isahin po natin yun. This month, yung 7 words ni Jesus. Kasi malapit na rin po ang Holy Week, di ba? So kailangan nating mas maintindihan. Ano ba ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Jesus when he was dying or when he was hanging on the cross? Meron tayong picture dyan. Pakishow po ng picture. Ayan, no? When we see a person hanging on the cross, we agree to see a man at his worst. Tama ba? Behind that picture, kung makakita tayo ng taong pinako sa cross, behind that picture, maraming nangyari. Kasi bago pa ipako ang isang tao sa cross, marami siyang pagdadaanan. How much more si Jesus? He was humiliated. Bago siya nakarating dyan, he was humiliated. He was beaten. He was crowned with thorns. He was physically, mentally, emotionally tortured.
At saka isa pa, sa lahat ng mga napako sa krus nung time niya, during his time, I believe siya lang po yung may crown of thorns. Kasi people mocked him at sinasabi nila, "You are the king of the Jews," di ba? Kailangan may crown daw siya. We see a person at his worst when we see a person hanging on the cross. But I pray, no, after this series, 1 month po ito, after this series, we will consider, we will realize that Jesus was at his best. Every time na makita natin, every time na ma-remember natin, yung scenario na pinako siya sa cross. Yes, no, Jesus was at his best. And he said those 7 last words with confidence. He was indeed at his best and he finished it victoriously. Kaya ang title ng message natin ngayon is 7 Words of Victory, Word of Forgiveness. Ito yung first word niya, Word of Forgiveness. Basahin natin, Luke 23 verse 34. Sabi sa Luke 23 verse 34, Jesus said, "Father, forgive these people because they don't know what they are doing." Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Easy lang kayo, no? Ana lang pagbasa nato. Pero nung siya ang nagsabi nito, agaw buhay siya. "Father, forgive these people." No? Nagakurog siya. At yung hininga niya, hinahabol niya ang hininga niya. Na-imagine ninyo, no, ang ganda magbasa ng Bible, mas labaw pa ka nagtanaw og movie nga 3D. No? Kung imuha jug imagine no, ng iyahang gigo through, ma-feel mo, "Father, forgive these people." Yung bigat, yung impact ng mga words na ito. Ang haba kaya, no sentence kaya ito, dili kaya isa lang kapangalan, iyahang gisulti. Isa jud siya ka sentence and grabe no hinahabol niya ang kanyang paghinga. Point number one. Diretso po tayo sa point number one. The request. Sabi niya, "Father, forgive these people." Sino po ang tinutukoy niya na these people? He was actually asking the Father to forgive not only those responsible for putting him on the cross. Hindi lang yun. Hindi lang yung mga nag-crucify sa kanya, hindi lang lahat ng mga nag-curse sa kanya, lahat ng mga nanakit sa kanya, yung mga Roman soldiers, hindi lang yun. Ang ibig sabihin ng these people, no, hindi lang yun sila ang nire-refer ni Jesus. But he was asking God to forgive all people who did not believe in him. Lahat, no? Jesus was making a plea on behalf of those who would repent and trust Him as their Lord and Savior. Kahit pa yung hindi pa nakakakilala sa Kanya. Sabi niya, "Father, forgive these people." Lahat. He was praying to the Father na kapag dumating sa punto na ma-realize ng mga tao ang kasalanan nila, when they seek God's forgiveness for it, God would not hold it against them. Wala pa gani sila, no? Kanang makasasala pa ang mga tao. Wala pa sila ka-illajud kay Jesus. Pero right then and there, pag sinabi ni Jesus, "Father, forgive these people," pinatawad na siya, na sila, na tayo ng Panginoon. At alam niyo ba, itong request na ito ni Jesus, itong prayer na ito ni Jesus, this intercession of Jesus was a fulfillment of a prophecy. He made intercession para po sa mga makasalanan. Basahin po natin yung Isaiah 53 verse 12. Tinagalog ko po para mas maintindihan natin. Mas maganda yung dating pag Tagalog. "Dahil dito, pararangalan ko siya katulad ng mga taong tanyag at makapangyarihan dahil ibinigay niya ang buhay niya. Ibinilang siya na isa sa mga makasalanan. Nagdusa siya para sa maraming makasalanan at hiniling pa niya sa Diyos na sila'y patawarin." Amen. No? Nung binasa ko ito, parang gikumot, no? Mura gikumot akong kasing-kasing. Though, kapila na ako ninabasa, pero yung dating ng Tagalog na version, iba. No? Sabi dito,
nagdusa siya para sa maraming makasalanan. At hiniling pa niya, no, sa Diyos na sila'y patawarin. In our time today po, many people still think they don't need Jesus sa buhay nila. They cannot put their trust sa Panginoon, maybe because they think they are self-sufficient. They trust their position, their wealth, their intelligence. Hindi nila nire-recognize na kailangan ko ng Savior sa buhay ko. May mga taong mga ganon. May kilala ba kayo? May mga taong ganon? Maybe ganito ka noon. No, maybe ganito tayo noon. You did things on your own, nagbuot-buot sa atoong mga kinabuhi. We refused to put our trust in Jesus. Dugay ka na win, dugay jud ka na nagtuo. But I tell you now, ganun ka man noon, pinatawad ka ng Panginoon, kaya nandito ka ngayon. Amen ba? Isn't it amazing? Dahil po sa request na ito ni Jesus sa God the Father, sabi niya, Father, forgive these people. I want us to be reminded that if you have put your faith in Jesus, you are forgiven by God. Ulitin ko po, if you have put your faith in Jesus, you are forgiven by God. Request yun ni Jesus eh, He has wiped away the stain of sin na sa cross siya. He has wiped away the stain of sin sa buhay natin. Gaano man kalaki ang nagawa nating kasalanan, we are already forgiven. No? At kailangan nating paniwalaan yan. Huwag nating hayaan ang enemy, ang kaaway na akusahan ka. Ah, ing-ani man ka sa una. Wala kay kuan. No? Wala kang karapatang magbago. Hindi mo kayang magbago. Ganito ka noon. No? Ang enemy, he makes you feel guilty. He makes you feel ashamed, even kanang condemn, no? Murag mag-condemn ang imuhang feeling because of your past sins. When God sees you now, He sees the righteousness of Jesus. For all who trust in Jesus, ito po ha, for all who trust in Jesus, you are forgiven of all your sins. Amen po ba? Sabi sa Isaiah 43 verse 25, I alone will blot out your sins for my own sake and will never think of them again. Ang ganda. God doesn't think about our past sins. God doesn't think about our sins. Hindi na niya iniisip ano pang ginawa mo, no? Pero bakit minsan ito yung tendency natin, no? Ito yung tendency ng tao talaga. Tayo pinatawad ng Panginoon, pero bakit tayo minsan kinalimutan na ng Panginoon yung kasalanan natin? Hindi niya na inaalala yun, pero bakit tayo inaalala pa rin natin yung kasalanan ng iba sa atin? Bakit, no? Bakit kaya, no? Hindi tayo makapagpatawad. Tama ba? May mga pagkakataong mahirap magpatawad. Sabi po sa Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. He already forgave us. Bakit tayo pinatawad ng Panginoon? We will find out later. Okay? Point number two. Medyo mabilis ba tayo? Point number two. The reason. Ang request niya, Father, forgive these people. Ano ang rason? Because they do not know what they are doing. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So the declaration of Jesus of their need for forgiveness makes it clear na guilty pa rin sila sa kasalanan despite their ignorance. Guilty pa rin despite their ignorance. So itong mga taong ito, nakita nila yung mga nagawang miracles si Jesus. No? Andun din sila yung nag-preach si Jesus, and they heard the truth spoken by the Son of God Himself, and yet they had sought His death. Their hearts were evil. No? Masama talaga ang puso nila. Corrupt. But what was lacking was a full understanding of the magnitude of their sin. Yun po. Kulang ang kanilang pagkaunawa.
kung gaano kabigat ang kasalanan nila. They are crucifying the Son of God. Hindi nila alam. Sabi po sa 1 Corinthians 2:8, none of the rulers, sabi ni Paul, none of the rulers of this age understood it. For if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Sino po itong rulers? Yung mga Jewish high priest, sabi ni Paul. And sa Acts 3:17, sabi ni Peter sa mga Jews, friends, sabi niya, I realize that what you and your leaders did to Jesus was done in ignorance. In ignorance, no? Our ignorance does not excuse us. Or else, hindi sana sinabi ni Jesus, Father, forgive these people for they do not know what they do. Our ignorance does not excuse us. But still, no, sa kabila ng ating pagka-ignorance, sa kabila ng ating ignorance, may hope. May hope. Sino ba dito ang hindi Christian dati? Kasi ako, hindi ako Christian dati. No, hindi ako, dili ko born again dati. Pero kahit paman, hindi ko talaga kilala si Jesus dati. Kahit hindi pa man natin kilala si Jesus ng lubusan, kahit patuloy pa man tayo nagkakasala, He already forgave us. Ang best example po nito, si Paul, si Apostle Paul, nasa 1 Timothy 1:13. Sabi ni Paul, sa 1 Timothy 1:13, Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because, sabi niya, I acted in ignorance and unbelief. I was shown mercy. Kaluoy ra gyud sa Ginoo. No, ingon ni Paul, persecutor siya, violent man siya, ug ipamatay pag yun ang mga Kristuhanon. Mga Christians, wala siya'y kaluoy, but God is merciful. God is merciful. Kahit ano pa man ang nagawa ni Paul, nakasalanan, pinatawad siya, pinili pa siya ng Panginoon para yung purpose ng Panginoon maisakatuparan niya at ito yung mas-spread yung kanyang word, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang gospel sa mga Gentiles. Tama po ba? Sa mata ng mga tao, si Paul, violenteng tao. Murderer, blasphemer. But God is looking deeper. God is looking deeper. He made a way that Paul does not deserve because he knows that if Paul really knew the truth, he would embrace Jesus. May nakita si Jesus sa puso ni Paul. Alam ni Jesus, alam ng Panginoon, na kapag itong taong ito maniniwala sa akin, no, magpapakamatay ito or mamamatay ito para sa akin. Amen ba? So tayo din, no, we have plenty of sin, no? We have daghan tag sala, plenty enough to condemn us. But God saw something in us. So God saw something in you, in me. Kaya tayo nandito. Ako po, alam niyo, dati hindi ko inisip, bisan kanang wild imagination, wala jud na ako na imagine nga mag-share ko o gospel, nga mag-preach ko sa daghang tao. Wala jud na ako na giisip, no? Pag naay muabot sa balay sa una o naay magduol sa ako sa kalsada, likayan jud na ako, allergic kaayo ko. Ano mag-ana pag jud ko? Dili jud ko mo parehog mga ingon ani, oy. Di jud ko manuktok og mga balay-balay, di jud ko muatong mga plaza, pero no, kabalo mo. After na ako nag-encounter, 2010, 27 years old pa lang po ako noon, kinain ko po yung sinabi ko. No? Kinain ko po yung sinabi ko na, di ko maging anak ba? Di ko maging anak? Wala di ko yung guts anang ingon anak mag-share sa word ni Lord. Pero kinain ko po yung sinabi ko, na-discover ko po na, after encounter, na-discover ko, wala man di ko'y ulaw. Baga di kog nawong, no?
makapal pala mukha ako para kay Jesus. Tapos yung mga sinasabi ko noon, naisip ko na, ay, kaulaw ni ani nila, uy, magsigig. Ayo, ayo, di ba na yung mga ingon anak? Ayo, madam, sis, you know, maminaw ka sa, pwede ka maminaw sa amo? Allergic jud ko, ana. Kahit John 3:16, hindi ko po memorize yun. 27 years old na ako na memorize ko yung John 3:16. Promise po, no? Honest confession, after encounter lang ko po na memorize yung John 3:16. Kaya nga kayo, yung mga bata na sa children's ministry, meron po akong nagka-opportunity po ako na magturo sa children's ministry, mga bata, daming memorize na verses. Ay, blessed ka ayo jud ang mga bata. No? Daghan kay silagbal ang verses. Ako 27 years old na, saka ko pa lang po na memorize yung John 3:16. Kasi ang memorize ko po noon yung For God so loved the world. Kanta. Ayun. Kanta ang memorize ko, hindi yung verse na John 3:16. Iba kasi yun, di ba? Sabi ko nga, Lord, grabe no, I graduated mass communication po. Pero, hindi ko po inisip na yung pagiging mass communication ko, graduate ko po ng mass com, magagamit ko siya. Kay, syempre no, muga mo istorya kag tao, ana. But, dili gyud ko into speaking, honestly. Pasulata lang ko, ayaw lang gyud ko pa istorya ha. Ingon ana ako sa una. Ganyan po ako dati, pero God has a deeper kuan, has a deeper plan, has a different plan for me. And I believe kayo rin, mayroon din kayong kanya-kanya mga story. Tama po ba? When you look at yourself 10 years, 5 years ago, at i-compare nyo po ngayon, kayo ngayon, malaki po ang pagbabago. Tama po ba? Amen. Kasi pag nasa Panginoon po tayo, pinopromote niya tayo or ini-increase niya po yung level ng understanding natin, ng wisdom natin. Amen po ba? Amen. So, today, no, may I call on Daisy? Daisy May Banyaga. Hindi po siya foreigner, Banyaga po siya. To give us her testimony. Sige, Sai. Good morning, church. I am Zai Banyaga, one of the servant leader and disciple of Jesus under the leadership of Pastora Joy Sevilla of Las Passionistas. A short story time of my life. According sa ako ang parents, when I was 2 years old, dito nag-start naging Christian me because someone invited them. I was raised in a Christian family. I know Jesus. I know the Bible. Kaila lang, kabalo lang. Kagitudlo man sa Children's Sunday School. My parents are elders sa church. Ako sab, actively joining children's ministry. Joining the Bible quizzes, kanang singing and dancing contest sa mga interchurches, mga ingana. Until nag-teenager ko. Active gihapon ko sa church kung naay mga youth camp, youth fellowship, and kanang members of Kusa about that time. I thought my life is very perfect. I have a family serving the ministry. Always na ay Bible study sa balay. And religiously, we go to church every Sunday. Growing up nga balay, school, simbahan ang routine. But everything changes when my father died. My mother get married again. And I went to college away from home and church. At a very young age, I was very immature. Wala na ko nasabtan ang mga changes sa akong life. With that situation, nag-create kog kasuko and naipon sa ako a. And I started to have a rebellious heart. Naka-learn ko magbarkada, nga tanan na ay bisyo. Nagkuyog-kuyog ra ko sa ilaha. Sila, magkamang sa kahubog, ako busog kay di mong ko gainom pero nakatuod ko mag ngantawag nga nang magunner no kanang dili na ko maano nga naabot ko dito nga point so
mulaag sa gabi, muuli og kudlawon or mabuntagan jud kanang musaka na lang sa gate sa dorm kay nasiradan na. Manikal sa mama, sorry ma. Manikal sa mama nga ni eskwela pero wala na tuag samal naglaag-laag. Now, manikal ko na nami libro pero noon 500 15 ang pangayoon. Mga inga ana god. Naabot ko sa point na dili ko ganahan magsimba. Musimba ra ko kay makasab-an ni mama. And tungod nagrebelde ko, nagkauyab ko. And I got pregnant. Na membro jud ko sa teenage pregnancy. And gitago na ko, nabuntis ko. And 6 months na akong tiyan. And because of fear, gusto na lang ko mag-suicide. Gusto na ko, mamatay na lang ko kay para mahuman na ang tanan. Nanganak ko and that relationship didn't work. I started to seek love sa mga wrong relationships. But always ma-fail from one wrong relationship to another wrong relationship. And to wrong relationship again and again. Siyempre, kay wrong diba, wala na nako na malaya na I was in the bondage of sin. Which is the sexual immorality or premarital sex. I was in that chain, wala ko'y kagawasan. Ana nga sala. Sa akong isip, dili ko kagawas, it's because with that sin, makakuha kog love from those people that I am in a relationship with. I was very wrong, no? Fast forward. Someone invited me to this church. Kauban pa na ko akong ex that time until I joined the encounter. And I decided to stop na jud ng ginatawag na premarital sex. I told my ex-boyfriend not to engage na with this agoy. Gibulagan man hinoon ko. And syempre, sakit sa ko ah. Pero the devil really wanted to take control of me. Nahulog na pud ko sa trap sa enemy. It's a trap. Another very wrong relationship again. O, di ba? Medyo gahi akong ulo. So, ang some people asked me, question me for being a Christian. Christian, mana siyang, ano, no? Madungog na ko sa workplace, madungog na ko sa ibang tao. Christian na siya, pero ingana lagi na siya. I'm a Christian, pero I'm not living into it. I am having a double life. So, naay time, naghilak yud ko kay Lord. Ano ko, Lord, dili na ko. Kapoy na. Hands up na ko. Tanggalan ako ani nga situation. Take control of my life. Pasaylo ako. Kana siya nga time na ako sa ako ang boarding house. I was crying. Ano ko, Lord, kapoy na ko ani. Pagawasan ako ani. So, gipour out yun ako akong heart kay Lord. And pero at the back of my mind, mabadawat pa ba ko? Mapasaylo pa ba ko sa Ginoo? Indeed, God is a forgiving God and merciful God. Despite sa akong mga sala, gidawat o gipasaylo ko niya. He rescued me. Ingon pa gani sa kanta, niyakap niya ako sa aking karumihan. Kung ang tanaw sa ako sa mga tao, even to myself, before, nga muro ko gikan sa putikan, pero gilimpyuhan ko sa Ginoo, and ang tanaw ni Lord sa kuha, kay para ko sa iyang gingharian. God saw something in me, maong na ako diri karon, nagpadayon o nagbago. I am not proud of what I am before. Sa una, maulo ko i-share, but because of his grace, I am a living testimony on how God forgives. And that forgiveness leads me to a breakthrough. No, gipasaylo ko niya. And after that forgiveness, na I breakthrough sa akong kinabuhi. God bless me, a godly husband who accepts and loves me from my past. Ano ko, Lord, deserve ko ba ito? And God bless me, buutan nga anak, and a supportive and loving mother. Grabe, ang grasya sa Ginoo. And did you know that katunga forgiveness,
girestore ni Lord among relationship sa akong mama. And gi-bless pud ko ni Lord og trabaho na which I can serve His people. And gitagaan ko, gibutang ko niya diri sa CCFI and gihatagan ko yung spiritual family, my discipler, my disciple, and ako mga spiritual sisters, and I'm into the ministry. And I am Zai, one of the many sinners. I forgive myself, my mother forgive me, my family forgive me, and above all, God forgiven and loves me. Glory to God alone. Amen, no? Ang buhay para sa iba, ang buhay ni Zai para sa iba, ang tingin patapon na, no? Siya mismo, sabi niya sa sarili niya, parang wala na ipulos ihang kinabuhi. Patapon para sa iba sa, or sa kanya mismo, pero sa mata ng Panginoon, no? Valuable siya. Amen ba? Indeed, God is looking deeper. He has seen something in you and me. Kaya nandito po tayo ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Number three, first is request. Number two is reason. Number three is response. Ito po, no? Sabi sa Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. He already forgave us. Bakit po tayo pinatawad ng Panginoon? So that we can forgive others too. Okay? Tell your seatmate, forgive others. We need to forgive others. Ito po yung response natin. We need to forgive others as we have been forgiven. Colossians 3:13. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Napakadaling intindihin po. Another verse, Ephesians 4:32. Instead, be kind to each other. Lingi-imuhang mister or asawa kung tapad di mo siya. Instead, be kind to each other, tender-hearted. Makita kong magsisikuhan dyan. Forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Ayun, oh, masyadong malinaw yan. So gusto ko pong itanong ngayon, meron bang tao sa buhay mo na hanggang ngayon hindi mo kayang patawarin? Meron ba? No? Meron bang tao sa buhay mo na baka kanina lang na-hurt ka? Kanina lang, before pumunta dito, baka ilang taon na yan, nangugat na ba, no? Hindi mo kayang patawarin. If we do not forgive others, ano po ang pagkakaintindi natin sa kapatawaran ng Panginoon? Ano po ang pagkakaintindi natin sa forgiveness ng Panginoon? I want us to ponder sa question na yan. Forgiveness is one of the most challenging acts people can make. Di ko magkuang pagsaylo sa iyaha. Uy, di ko magmangayog sorry sa iyaha or maghatog sorry sa iyaha. Dapat siya sa una sa ako ah. No? Ana, no? Kasi ang tao, prideful. Prideful in nature ang tao. Kung paiiralin po natin yung pride natin, hindi tayo mag-humble down. Hindi natin lununukin ang pride natin, no? Sabi pa nga nila, hindi tayo makakapagpatawad. Mahirap talagang magpatawad. Pero alam niyo po ba, if we do not forgive others, we are actually hurting ourselves. 'Di ba? Halimbawa sa mag-asawa na lang ha, kasi 'yun yung madaling i-illustrate sa mag-asawa. Pag hindi ka maka-forgive sa asawa mo, dilin mo siya tingugan. 'Di ba sakit? Oo, naoodaw si Ma'am Sol, no? Sakit, no? Dili yun maging productive. Di ba, Toro, no? Sakit. Dili ka makatulog. Dili po kakakaon. Nagtrabaho siya, naakasabalay. Ikaw, nagtrabaho ka ang iyong hunahuna, naglupad-lupad. No, hindi po productive ang
buhay mo or ang buhay natin pag meron po tayong kagalit at alam natin na may galit sa atin. We are actually hurting ourselves. Meron po akong illustration ng forgiveness. Nakwento ko na po ito dati pero gusto kong ikwento ulit, no, para mas maintindihan natin. This will help us understand why we need to forgive, okay? Meron po isang ahas. Ayun, no, may isang ahas. May isang ahas, pumasok siya sa barnyard ng farmer. Doon sa barnyard ng farmer, may mga tools doon. So pumasok siya doon, habang nandun siya, natabig niya yung lalagyan ng tools. Nahulugan siya ng lagari, saw. No? Nahulugan siya. And thinking that the saw was his enemy, the snake wrapped his long body around it. No? Tinry niya talaga, inattempt niya talaga na masuffocate niya yung saw. But of course, no? Wala siya na damage ang saw. Wala na damage. Every time na hinihigpitan niya, yung pinapalupitan niya yung saw, mas lalong nakakaramdam siya ng sakit, mas lalo siyang nasa sugatan. Mas lalo siyang nagbi-bleed, no? And the snake ended up being killed by the sharp blade of the saw. Alam niyo po, there's a powerful message here. No? There's a powerful message here. Minsan, no, we think others have hurt us. We assume, no, that others are out to get us. We react when we don't need to. We hold on to resentment, we harbor grudge, bitterness, and sometimes we hope na makasakit pud ta sa uban. But in doing so, we only end up hurting ourselves. Katulad po ng sa snake na yan, no? Naputol siya, namatay siya. We inflict wounds on ourselves kung hindi tayo nagpatawad. Worst, sabi ko sa kanina sa stories, ang snake, namatay siya, no? It died physically. We may not die physically kung hindi tayo nagpatawad, but we can be as cold as dead emotionally, socially, relationally, and most of all, spiritually. Bakit po? Unforgiveness hinders our relationship with God. Ang Bible po, meron po tayong verse niyan. Matthew 6, 14 to 15. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Unforgiveness hinders our relationship, our fellowship with God. If I am not right with you, for example, then I am not right with God. Ganun lang po yun. We cannot possibly walk with God in true fellowship if we refuse to forgive. Okay? And I want us to realize ba, no? Kung meron tayong unforgiveness sa puso natin, it will give Satan an open door. Agree ba kayo doon? It will give Satan an open door. Kung meron tayong mga unresolved bitterness, unforgiving spirit, ginatagaan day natuglo na place ang enemy sa atong kinabuhi nga makamove siya, makalihok siya sa atong kinabuhi. 2 Corinthians 2:10-11. Kani kay gibisaya na gyud nino. Syaro dili jud nimo dulot. Kon pasayloon ninyo ang nakasala, pasayloon ko usab siya. Kay kun may nakasala kanako, gipasaylo ko na siya sa atubangan ni Kristo alang kaninyo. Angay nato kining buhaton, ang unsa daw? Ang pagpasaylo. Angay nato kining buhaton aron dili kita madaog ni Satanas. Kay nasayran nato kun unsa ang iyang mga pamaagi. So kung dili ta makapasaylo, it will give an open door to the enemy. Hinay, no? Hindi na natin mamalayan. Gidaog na di ay ta sa kaaway.
Angay nato kining buhaton ang pagpasaylo aron dili kita madaog ni Satanas. We are not ignorant of the schemes of the enemy. Gusto niya hindi tayo maka-forgive. Gusto niya magapos tayo sa unforgiving attitude. Gusto niya, huwag mong patawarin yung kasama mo sa church na may hurt ka. Or yung family member mo, relative mo, or kasamahan mo sa trabaho. Nagkikita kayo palagi pero hindi kayo nagpapansinan. Unforgiveness will eventually destroy relationships. Yun ang gusto ng enemy. It will eventually destroy relationships. Pero kayang-kaya natin paalisin itong mga demonic spirits na ito. Bitterness, anger, unforgiveness sa pamamagitan po ng pagpapatawad. Amen. God forgave us. So, anong dapat na response natin? Forgive others. Forgive others. He showed us how it is to forgive at a time na kung kailan po, kung iisipin natin, napakahirap gawin. Mahirap magpatawad kung tayo nagsasuffer, di ba? Si Jesus, nung time na yun, nagsasuffer siya. Mahirap magpatawad kung nagsasuffer. Kasi ang tendency natin, kapag nagsasuffer tayo, mas lalo nating gustong maghigante. Pero iba si Jesus. Iba siya, no? Nakuha pa niyang magpatawad at ipagdasal, no, ang mga taong may kasalanan instead of hating them. He is indeed the ultimate example, the best example, the greatest example of forgiveness. Forgive others. Sabihan mo ang katabi mo, I forgive you. I love you, no? Kung meron na ako nasabi sa iyo, baka hindi mo alam, yung katabi mo, sabi siya, uy, lihukan, mantika ayo, uy. Dita ka, concentrate. Nalus na suko sa imo, ano? Ngayon-ngayon lang, I forgive you. Forgive others because Jesus has forgiven you. The same reason why we are told to love our enemies. We love because God loves us first. God loved us first. We must first receive from God His forgiveness, His grace, and then we'll find the ability to forgive others and to love others din. No? The resource comes from Him. Luke 6:27 to 28. But to you who are willing to listen, sabi ni Jesus, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who hurt you. Alam niyo, totoong-totoo po ito. Recently lang po, ako mismo naka-experience na bad heart ko, na hurt ko. Pero pray for those who hurt you. Every time mag-pray ta, God is changing our heart. Makahilak na lang ka, imbis na maglagot ka sa iyahan, maluoy na lang ka. No? Kanabi taong, kung anon ka sa Holy Spirit ba, no? Kanang i-guide yun ka sa tama na unsa yun dapat ang ma-feel ni mo para sa imuhang isig katao, dapat dili hate, love good. Love. Jesus prayed and asked the Father na patawarin ang mga nanakit sa Kanya. He was in pain. He was in shame. Yet, He chose to stand in the gap between the Father and His enemies. Makikita natin dito, no, how Jesus loves people more than His own shame, more than His own pain. Ipinagsawalang bahala niya yung sarili niya. Isinintabi niya yung pain niya, yung shame. And this kind of love is amazing. Amazing love, sabi ng kanta natin, no? Amazing love na pinili niya pong mag-intercede, ipagdasal at magpatawad sa mga taong may kasalanan sa kanya. If we really understand by heart yung pagpapatawad ng Panginoon, the response of forgiving others will not be a struggle. Ulitin ko po, kung totoong na-understand talaga natin sa puso natin yung kapatawaran ng Panginoon na na-receive natin or ma-receive natin, yung response natin na magpatawad sa iba, hindi po tayo mag-struggle na or mahirapan. No, hindi tayo mahirapan na magpatawad sa iba. Tayo ang talo, no, kapag hindi tayo nagpatawad.
When we forgive, we are victorious. Not forgiving is defeat. Okay? Matthew 18:21-22. Last verse na po ito. Then Peter came to him and asked, sabi ni Peter, nagtanong si Peter, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? No, not 7 times, Jesus replied, but 70 times 7. Multiply daw ninyo, 70 times 7. 490. No, 490. Pero, this does not mean na kwentahon na to, no? Kung kapila na ta nakapasaylo, ay naku, kasampo na gyud ni siya nagkuan sa ako ba? Kasampo na gyud. Or, kapila na gyud na ako ni siya ginasabot. Kanang kwentahon bitaw na to, dili na mao ang ginamin diri ni Jesus, no? Jesus was teaching Peter, and he's also teaching us to set no limits on how much mercy we would show. Walay limit. Ing naimong katapad, walay limit. Dili ka kaluoy kung ikaw ang mag-forgive, but you are victorious. In other words po, magpatawad tayo as many times as other people needs forgiving. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At alam niyo po ba, God's forgiveness for us enables us to forgive. Diba? God's forgiveness for us enables us to forgive. Kung hindi tayo, kung nahihirapan pa rin tayong makapagpatawad or magpatawad sa iba, then the reason is, baka hindi po talaga natin naintindihan, na-experience ang pagpapatawad ng Panginoon. Ganun lang po yun. Kung hindi tayo magpatawad, hindi tayo makapagpatawad, tanong ko po, totoo bang naintindihan mo ang kapatawaran ng Panginoon para sa'yo? Totoo bang na-experience mo ang forgiveness ng Panginoon? Tama ba sabihin natin na napasaylo na ako siya, na forgive ko naman siya, pero hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa niya? Tama ba yon? Na-forgive naman ako siya, pero hindi mo siya pinapansin. Tama ba yon? Kung ganito po tayo, we are concealing from ourselves the defeat of the spiritual man, the Jesus inside us. Again, kung ganito po tayo, yung pag-iisip natin, na-forgive naman ako siya, pero di ko kalimot gapon sa iyang ibuhat. We are concealing from ourselves the defeat of the spiritual man, the Jesus in us. But Jesus, I want to remind you today, Jesus is already victorious. Wag po tayong mag-act as if Christ is defeated sa atin, no? Sa the way paano po natin i-handle yung unforgiveness sa puso natin. Huwag po tayong mag-act as if Christ is defeated in us dahil hindi tayo maka-forgive. Yes, no? Forgiveness or it is hard to forgive. Totoo po yun. Pero mas totoo po ito. It is hard to forgive, but it is possible to forgive. Amen. Tayo po tayong lahat. Application po para sa preaching na ito. After this preaching, lapitan niyo po yung mga gusto niyong lapitan. Makahilak ko. Lapitan niyo kung gusto niyong lapitan. Bakit parang may hugot? Lapitan niyo kung gusto niyong lapitan. Or, Lord, lalapitan ko tong taong ito kasi meron siya nagawa sa akin na hindi niya alam na na-hurt ako. Okay po ba yon? Pwede po ba yon? Magagawa po ba natin ngayon? Before we go out of that door, no? Huwag po natin hayaan na magiging unproductive ang week natin dahil hindi po tayo lumapit sa tao na gusto natin patawarin or hingan ng tawad. Amen pa. Sige, close po natin ang mga mata natin. Mag-pray po tayo. Heavenly Father,
You are our God, our faithful God. You are faithful to forgive. And you are victorious. And because of that truth, dahil po sa truth na yan, kaya rin po naming mag-forgive in the name of Jesus. Father, right now, we want to ask for your forgiveness for the times po. We want to ask for your forgiveness for the times that we are so consumed by our anger, our hurt, bitterness sa puso po namin. But salamat po ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, na-remind po kami that if we harbor unforgiveness, bitterness, anger sa puso po namin, we are walking away from your presence. We are walking away from your fellowship. At ayaw po namin yun, Panginoon. Lord, right now, I declare in the name of Jesus that we are free from the spirits, from the demonic spirit of anger in the name of Jesus. We are free from the demonic spirit of bitterness and unforgiveness in the name of Jesus. And we, Lord, declare by faith, O God, that we are forgiven. We are already forgiven. And so, Lord, because we are forgiven, we'll have the ability to forgive others. Not only to forgive them, but to love them just as you love them, O God. Lord, salamat for loving us first. We give back all the glory, praise, and honor to you and to you alone because you alone deserve it all. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Opo po tayong lahat. Pasensya po, no? Hindi talaga napigilan. I want to talk to our first-time friends. Pwede po ba kayong tamayo? Saglit lang po. I just want to... Ayun, salamat po sa dalawang gwapong nasa taas. Ay, meron pa dito ang dalawang maganda. At meron pa po ba dito sa harapan? Our first time, salamat po for joining us this Sunday. Tayo lang po kayo, wag po kayong mahiya. Salamat. Mahirap pong magpatawad, tama? Mahirap. Kung tayo lang po sa sarili natin, mahirap. Pero po, kung meron po tayong Panginoon, may Jesus Christ tayo, kilala natin si Jesus Christ sa buhay natin, hindi po mahirap. Posible pong magpatawad. Gusto po ba natin na may officially na Lord, ikaw po ang tutulong sa akin para maka-forgive ako, para makapatawad ako sa iba. Mag-pray lang po tayo. Okay po ba? I will lead you into a prayer. Sunod lang po kayo sa akin. And the leaders will also pray with us. Sige po. Heavenly Father, salamat po sa iyong pagmamahal at pagpapatawad. Inaamin ko po na marami po akong nagawang kasalanan sa inyo, sa isip, sa salita, at sa gawa. Lord, patawarin niyo po ako. Salamat sa ginawa ni Jesus sa cross. Nang dahil po sa kanyang ginawa, ako'y napatawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Right now, Lord, tinatanggap ko si Jesus sa aking puso bilang aking Diyos at personal na tagapagligtas. Salamat, Panginoon, dahil sa sarili ko lang, hindi ko kayang magpatawad. Pero ngayon na nandito ka na sa buhay ko, ang pagpapatawad ay posible dahil sa iyo, Jesus. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan po natin si Lord. Pwede po mamaya kung meron kayong time, baba po kayo dito. Pwede po natin lepita ng bishop natin, senior pastor natin. He's very, kuan po, very much willing na makilala po kayo ng personal. Salamat po and blessed Sunday everyone. See you po next week. Hello, church, no? It's, what time is it?
It's time to give. No, so I'm here that I know to testify how good God is and how forgiving God is sa akong kinabuhi. No, so by the way, I'm Jason Tribujena. I'm one of the leaders of this church under the leadership of Pastor Ronald J.C. No, so our key text for today is found in Deuteronomy 20, verses 3 to 4. He will say to them, "Listen to me, all you men of Israel. Do not be afraid as you go out to fight your enemies today. Do not lose your heart or panic or tremble before them. For the Lord your God is going with you. He will fight for you against your enemies and he will give you victory." No. For the past weeks di ay na God kanang daghan yud og problem nga nag-arise, no? And sometimes dili na nakubalan kung paunsa na ako siya i-manage, na good kay murag ka nang when you mutulok ka sa mulingi ka sa imong gilid, both sides na problema sa front, na ay problema pod nga that the only thing na lang gid nga imong buhaton is to look up, no? And during the time I'm praying for the Lord pod nga Lord, send someone or give us a door of opportunity, no, sa Mindanao Polytechnic College kung asa ko nag-graduate, ano God, to share the gospel, ano God, to share your word. And napay problema nga inga na, no, but even though nga naay problema, no, God indeed, no, gave opportunity, no. 2 weeks na may, no, nag-consistent dara sa MPC and indeed naagyod ka ng, ano ba, ka ng soul, no, nga madalagid sa Ginoo. And I thank God for that victory. And second thing, no, timing po ang preaching, it's about forgiveness, no. There is a person, personal relationship, no, nga ako agi na protektahan gyud all this time. Kay kanang fragile na kayo siya ng type of relationship. And all of a sudden, no, last 2 weeks ago, kanang nabukag siya ng classical relationship. And God reminded me, there's a verse nga, even though nga naaking problema, I long stop og pag-serve kay Lord. Ayo lang og kanang give up. God will indeed kanang favor you with that because he will be with you. No. Dili uta ko maghilak pero sige na lang. Gagay na ako, naghatag tisyo ako dapat mangayo. No, inga na, good. And not to the point na nga, even though I forgive him or her, kanang naagya po yung defense mechanism na sa ako, aba. And that is to keep away. Ano, good? Na mag-iwas na lang. But ingon ganin ni Pastora Joy, that is not a genuine forgiveness. No? And when God revealed to me, no, on some forgiveness yod, I started to kanang come out of my comfort zone and approach that person again. No, nga kanang gina-try nga i-restore na ko kung on some man ang relationship na before ba. And indeed, no, if you are faithful kay Lord pod, no, siya po, di po kaniya pabayan. He will give you victories. He will always be with you. So ayaw lang yun kag lose heart or lose or magpanik, no? Sa inyo, tanan, no? Laman ko kabalo kung sa inyo ginaagianan, no? No matter how hard it is, no? Padayon lang sa inyong consistency and faithfulness kay Lord. And indeed, God will give you a wisdom on how to manage or
also on how to deal things sa inyong kinabuhi. No, Cameron, no, so right now, no? Kanang, let's raise, no? Let's raise our tithes and offerings dira kay Lord, no? And let's pray. No? Heavenly Father, we thank you, God, for the forgiveness, God. Nga among na-receive, good Lord, from the moment, Lord God, nga gipatawad ni mo kami, Father God, and you died for us, Father God. And right now, Father, Lord, we thank you, God, for you are always, Lord God, be always with us, Lord. You are indeed, Lord, our Jehovah Shammah. And I know, Lord, na whatever, Lord God, nga among ginaagian karon, Father, Lord God, you will always, Lord God, financially ba na, Lord, you will always provide, oh God. And indeed, Father, Lord God, you are the God who is faithful and just, Father, Lord God. Lord, in every moment of our lives, Lord God, we need you. And Father, we praise you, Father, Lord God. Lord, bless the offering, Father, Lord God, our tithes and offering, Lord. Sa mga magkahatag, Lord, Lord, I pray, God, that you will bless them. And also, Lord, sa mga wala, Lord God, Lord, you see their heart, God. Bless them more, Lord, and open the gates of your heaven, God, and pour out your blessings upon them, Lord. Give healing, Lord God, sa mga naga-need, Lord God, of healing, O God. And give peace, Father, Lord God, sa mga nagkakailangan ng peace, O God. Lord, indeed, Lord, we love you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Come on, let's give. Good morning, church. Welcome, especially to our new friends. You're here at Christian Church Fellowship International, Jensen. And here are our announcements. Welcome to our 10 a.m. service. So we have our 2 p.m. and 5:30 p.m. later. Visit us and like us on our Facebook, Twitter, and YouTube account, where we post our services. Join us on our dawn prayer meetings every first Saturday at 5 a.m. For those who are convenient to share their offerings online, just flash on our screens. Happy birthday to those who celebrated birthdays this week. Happy birthday. Happy birthday, Pastora Joy. Amen. So requesting everyone to please stand. Yeah, sino po na bless sa word ngayong umaga? Amen. Sabihan mo katabi mo, naka-forgive na ako. Amen. Hallelujah. Come on, let's raise our hands to the Lord. The Lord bless. Gracious to you, the Lord turn his face
Have a blessed Sunday, everyone.